Magandang araw mga kaibigan! Tunghayan po natin ang part 8 ng ating kwento na pinamagatang The Billionaire's Maid. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi mo yata dapat iniwan ang mami mo roon. Wika ni Letty kay Ryan. Mukhang mainit ang ulo ng lalaki. Kanina ay lumayo ito at ang ina nito sa kanya. Nang lumapit ulit ito sa kanya, ay pinasakay na siya sa sasakyan nito. Wala siyang nagawa kundi tanguan ng matanda na nakataas pa rin ang kilay sa kanya. Mukhang may alam na ang matanda tungkol sa kanya sa sinabi nito. May narinig na raw ito tungkol sa kanya at nais nitong malaman kung ano iyon. Wala naman siyang ginagawang masama sa anak nito. Ano ang posibleng malaman nito tungkol sa kanya? At bakit tila mainit ang dugo nito sa kanya? Naisip ni Letty. She told me she's not staying anyway. Kahit na. Bumuntong hininga si Ryan. Let's not talk about it. Okay? I will talk to her tomorrow. Don't worry. Ngumiti na ito ng bahagya. Ano kaya ang narinig niya tungkol sa akin? Sabi niya, may nagsabi raw sa kanya tungkol sa akin. Tanong ng dalaga. It's nothing. Don't mind it. Wika ni Ryan. Tumahimik na lang si Letty. Kahit sa isip niya, ay nagpa siya siyang magmula bukas, ay baka umiwas-iwas na siya kay Ryan. Baka kung ano na pala ang reputasyon niya sa hotel at hindi niya masisisi ang mga taong ganoon ang naiisip sa kanya. Sapagkat araw-araw ay inaabot siya ng ilang oras sa unit ng binata. Iyon nga lang, para namang napaka-unfair sa kanya. Subalit naroon na iyon. Wala naman siyang dapat pakialam pa roon. Pero kung ganoong mukhang may hindi magandang balita na nakarating sa ina ni Ryan, dapat siyang mabahala. Gaya ng sinabi ni Ryan, ay ipinakita nito sa kanya ang sinasabi nitong lugar. Hindi nga iyon kalakihan. Subalit parang masyadong mura ang 4,000 para doon. Iyon mismo ang sinabi niya rito. I know the owner. I got a discount. Ganun ba? Ang laki naman ng discount na nakuha mo kung ganoon. Tingin ko, mababa ang 7,000 para rito. Sigurado ka ba na 4,000 lang ito? Nagtatakang tanong ni Letty. Yup. Ngumiti ito. Dito na lang kayo ni Diana. Okay? Saad ng binata. Pero, duda talaga ako. Stop it. Nagbuga ito ng hangin at naupo sa sofa. Kompleto na sa gamit doon. Give me a break, okay? Dito ka natitira. Ayoko nang doon ka sa tinitirahan mo. Masyadong magulo. Masyadong maraming naka-standby sa labas. Pack your bags tonight. Bukas, ipapasundo ko kayo. Teka, teka muna. Napahalukip-kip si Letty. Huwag mo naman sana akong manduhan sa sarili kong bahay. Wika ni Letty. Wala akong nakikitang masama sa gusto kong mangyari. Saad naman ni Ryan. Walang masama, pero napasinghap na lang si Letty nang hagipin nito ang kanyang kamay at hilahin siya palapit dito. Nawalan siya ng balanse at tatagpuan ang sariling nakadagan dito. Ryan, ano ba? You've been trying my patience for so long, honey. I've had enough, okay? Hinaplos-haplos nito
ang kanyang pisngi at wala siyang nagawa, kundi mapalunok. Gadali na lamang ang layo ng mga labi nila. Parang ibig ni Letty na mapapikit. Subalit hindi mapahiwalay ng kanyang mga mata ang mga mata nito. "Ryan," sambit ni Letty sa pangalan ng binata. "Kiss me," mahinang sabi naman ng binata. "Ryan naman, too shy, aren't you, honey?" Napalunok ulit si Letty. Isang babala ang sumigaw sa kanyang isip, subalit ayaw niyang pakinggan. "Kiss me," muli ay sabi nito. Naging matinding pag-udyok sa kanya ang kiliting iyon na naglaro sa kanyang gulugod. Natagpuan ni Letty ang sarili na inilalapat ang mga labi rito. Nang tuluyang magtagpo ang kanilang mga labi, ay agad na lambot ang kanyang mga tuhod. Kakaiba ang halik na iyon sa lahat ng kanilang pinagsaluhan. Iyon ay isang totoong halik, hindi dampi. Hindi tila nanunudyo lamang. Nagbigay siya. Kumuha naman, ninamnam ang maiinit na labi nito. Para siyang nakalutang sa kung saan, dalang-dala siya. "Ryan," sambit ni Letty. Nagmamadaling sumagap siya ng hangin sapagkat tila kapwa sila habol ng kung sino. Parang nasa alapaap si Letty at di niya mawari ang kanyang nararamdaman. Parang bigla may nagsiga sa loob ng kabahayang iyon. Napakainit. Daman ni Letty ang pagiti ng pawis sa gilid ng kanyang mukha. Hindi malaman ni Ryan kung ano ba ang mayroon sa babaeng ito. Kung bakit sa dinami-rami ng mukhang dumaan sa buhay niya, ay nauunawaan niyang iba ito. Ibang-iba. It was not only physical. It was something else. It was something that touched him. So something that didn't feel wrong. Something that felt absolutely perfect. Beautiful, cool, exact. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. At ng oras na iyon, ay walang pagsisisi. Ibinigay ni Letty ang sarili niya kay Ryan. Pinagmasdan ni Ryan ang maamong mukha ng dalaga. Nakatingin din lamang ito sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi habang may munting ngiti sa mga labi. And that little smile of hers made him vow to himself that he was never going to let her go. Ever. Sabi ni Ryan sa sarili. "Pumayag ka na ibahay ka ng lalaking iyon? Ang cheap niya ha? Ikaw pa ang magbabayad dito." Wika ni Diana. Ang totoo, pikon na si Letty kay Diana. Ayaw nitong maniwala sa kanya na hindi ganoong klaseng tao si Ryan. Alam ni Letty na hindi niya masisisi ito. Maging siya kasi ay hindi pa sigurado kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa kanila ng binata. Kung sana nga lang ay hindi laging ganoon kataas ang lalaki. May pagmamalaki niya sa baklang ito na nagkakamali ito ng akala. Subalit ano ba naman ang maikakatwiran niya rito? "Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa akin, Diana? Sa totoo lang, napipikon ako sa iyo." Wika ni Letty. Inirapan siya nito. "Noon pa kasi kita pinagsasabihan." Parang nalungkot ito habang inaayos ang mga gamit nila sa sala. May dalawang araw na silang nakalipat doon. Subalit noon lamang sila nakapag-ayos sapagkat noon lamang ang day off nila. "Kitang-kita ko kung paano matingnan ang lalaking iyon." Kasama ito nang ihatid sa laro ni Ryan. Sa kotse ng binata sila nakasakay na magpinsan. Nasa isang maliit na truck naman ang mga gamit nila. Nahihiya nga siya kay Ryan na formal na formal dito si Diana. "Eh crush ko nga siya." Singhal na ni Letty rito. Parang naluluhan na rin. Kahit kailan ay hindi pa sila nagkatampuhan sa ganoong paraan. Na hindi man lang sila nagkasagutan.
at bigla na lamang itong nanlamig sa kanya. Yun na nga eh. Sa atin, wala ka namang pinagkaganyanan, kahit isa. Tapos, pumayag ka sa mga ganito? Umiwas-iwas tayo sa gulo roon, kaya tayo lumuwas. Pagkatapos, ganito ang mangyayari? Wika ni Diana. Sa attorney purification ay napag-alaman nila na mayroon ng ibang babae. Base na rin sa chismis. Wala nang problema si Letty roon. Ibig sana ni Diana na umuwi na at sa probinsya na mamalagi. Subalit ayaw ni Letty. Mas maganda ang mga oportunidad sa Maynila. Isa pa ay nariyan na si Ryan. Nagpatuloy si Diana. Nalulungkot ako para sa'yo. Dahil mahal kita. Ikaw ang best friend ko eh. Mabait siya. Kahit kriminal, may kabaitan sa sarili. Tandaan mo yan. Wika pa ni Diana. Hindi umimik si Letty. Nauunawaan niya ito. Pero sana ay maunawaan din siya nito. Napakahirap para sa kanya na sikilin ang damdaming iyon para kay Ryan. Ganoon na lamang paparati ang nangyayari sa tulad niya? Si Cinderella lang ba ang dalahirang swerte sa pag-ibig? Automatic bang gagamitin lang siya ni Ryan dahil sa estado niya sa buhay? Huwag naman sana. Dahil sa ganoong akto ng kanyang pinsan, ay hindi na niya nasabi pa rito na may naganap na sa kanila ni Ryan. Tiyak na lalo siyang sesermonan ito. Oo, at alam niya, hindi ito gagawa ng hakbang upang pigilan siya. Maliban na lang sa pagsasalita sa kanya. Pinsan pa rin niya ito at alam nito ang makakabuti sa kanya. Ang dami nilang pinagdaanan nito. Ang samalang sa loob na heto't masaya siya. Tila nagkakalamat naman ang samahan nilang magpinsan. Diana, huwag mo naman sanang sabihin ibinabahin niya ako. Dahil alam mo naman, hindi yan totoo. Kung magsalita ka minsan, sobrang sakit eh. At sa palagay mo naman, papayag ako? Sakaling ibinabahin nga niya ako? Mahinang sabi ni Letty. Ang gusto ko lang sana eh, maisip mo, unti-unti ka na niyang binabago. May tagahatid sundo ka na ngayon. Maganda na itong bahay. May mga regalo siya sa'yo. Wika ni Diana. Pero sinabi ko naman sa kanya na huwag akong regaluhan ng mamahalin. Nakita mo naman, yung huling bigay niya, mumurahin lang yung mga t-shirts na yon sa adang dalaga. Gaga, tinanong ko kay Brenna kung mamahalin iyon. Naloka ang bakla. Alam mo ba kung magkano ang isang laperla? Libo-libo ang isa niyon, gaga. Tumahimik na lamang si Letty. Hindi niya alam iyon. Gusto pa sana niyang ikatwiran na ano ba naman ang mali nila kung totoo si Ryan. Iyon ang ibinubulong ng puso niya at iyon ang pinipili niyang paniwalaan. Isa pa, hindi ba't magnobyo na sila dahil sa nangyari sa kanila? Pagkatapos kasi ng naganap, ay hindi na nila napag-usapan pa ang bagay na iyon. Sapagkat natatakot siya na masira ang lahat ng usapan tungkol doon. Nakontento na siyang nakayakap lamang dito. Mukhang ganoon din naman iyon sa kanya. Hanggang sa tulungan siya nitong magbihis. Maya-maya ay inihatid na siya nito sa bahay. Kinabukasan, nang maglinis si Letty ay wala na ito roon. Tumawag ito sa kanya at sinabing nagtungo raw ito sa Singapore at kung ano raw ba ang ibig niyang pasalubong. Ngayon, ang uwi ni Ryan at marahil ay bukas pa sila makakapag-usap tungkol sa naganap. Kung ano man ang kahihinatnan ng usapan nila ay tatanggapin ni Letty. Aalamin na niya kung ano ang nais na mangyari nito. Hindi rin niya sisisihin ito sa naganap sapagkat ginusto rin niya iyon. Hindi sila nakikibo ang magpinsan hanggang sa magluto na ito ng merienda niya. Tahimik lamang sila sa lapag. Naiinis na si Letty sa sitwasyon. Mahal mo na ba talaga siya? Tanong nito.
Tumango si Letty. Hindi naging mahirap sa kanyang tanggapin ang realisasyon na iyon. Hindi niya minahal si Ryan dahil mayaman ito. Kung maaari nga lang na alisin niya ang yaman nitong iyon para bumagi sila sa isa't isa, ay ginawa na siguro niya. Bumuntong hininga ito. Nandiyan na yan. Ano pa nga ba ang magagawa mo? Naiintindihan naman kita eh. Pasensya ka na rin kung masyado akong negative. Para lang kasing hindi uubra. Muli ay tango lamang ang naisagot ni Letty dito. Noon sila nakarinig ng doorbell. Nang buksan ni Letty ang pinto, ay si Ryan ang tumambad sa kanya. Napangiti ka agad si Letty. Ulan na lang ay yakapin niya ito. Pinadala itong dalawang bungkos ng mga bulaklak at iniabot sa kanya ang isa, kasabay ng halik sa kanyang mga labi. How are you? Okay naman. Thank you, Rito. Bakit nandito ka? Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Gusto. Where's Diana? Nasa loob. Pasok ka. Sinanyasa ni Ryan si Greg na nagpasok ng kung ilang paper bags, saka umalis na rin. Nang makita ni Ryan ang pinsan niya, ay iniabot ito ang isa pang bukos ng mga bulaklak. Napangiti si Letty. Ang dami-dami nitong pasalubong sa kanilang magpinsan. Panay ang tanggi ni Letty, subalit iginit ito ang mga iyon. Wala namang masyadong mamahalin doon, kaya hinayaan na lamang niya ito. Si Diana ay tinanggap na rin ang mga bigay ng binata at nang sabing maghahanda muna ng merienda. Yun nga lang, hanggang tipid ng ngiti lang ang alay nito sa binata. I hope he likes me, wika ni Ryan. Si Diana? Tumango ito. Bakit? Mukhang hindi siya masyadong natutuwa sa akin, wika pa ni Ryan. Bakit naman? Inaasahan mo ba na lahat ng tao matutuwa sa'yo? Saad naman ni Letty. Aba, ganyan ka na ngayon. Porke, natikman mo na ako. Naging mapanudyo ang ngiti ni Ryan at siya naman ay namula kaagad. Pwede ba nating pag-usapan iyon? Hindi lang pwedeng pag-usapan. Pwede pang gawin ulit. Ryan! Ang lakas ng tawa nito. Saka hinagkan ulit siya sa mga labi. Ang init ang naging pagtugon niya. Ang bilis niyang madala ng halik nito. Lalo na at sa naganap na sa kanila, ay nadama ni Letty ang pakiramdam na alam niyang walang ibang makakapagdulot sa kanya niyon, kundi ito lamang. I missed you, honey. Na-miss din kita. Nakagat ni Letty ang ibabang labi. Nahihiya siya rito na hindi niya may paliwanag. Sa tuwing maaalaala niya ang nangyari, kung paano siya dinama, ay kinikilig siya na nahihiya. You're still so shy after all that? Ikaw eh, nakita mo na lahat. Kumailan lang sa kabahayan ang matunog na halakhak ni Ryan. Noon naman nagbalik sa sala si Diana at ang inihain ay ang instant pancit canton. Tumayo ka agad si Letty. Ni hindi niya alam kung nakain ba niyon si Ryan. Magpapadeliver ako ng pizza pie. Saka, no, this looks good. Pigil ni Ryan sa sasabihin niya. Tinignan ni Letty ang pinsan niya. Nakataas lamang ang isang kilay nito. Nahuhulaan na ni Letty na sinasadya nito iyon. Mayroon naman silang ham at tinapay. At mahusay itong gumawa ng sandwich. Kung bakit naman iyon pa ang inihain nito. Sa kanyang labis na pagkaaliw ay naubos ni Ryan ang para dito. Nang sulyapan ulit ni Letty ang kanyang pinsan ay hindi nakaligtas sa kanya ang tunay ng ngiting kumabit sa mga labi nito. Nang iligpit ito ang pinagkainan ay siniko ni Letty si Ryan. Mukhang natutuwa na siya sa'yo, wika ni Letty. Thanks goodness, I want my girl's cousin to like me, saad ni Ryan. Girl? Tanong naman ni Letty.
Yeah, you're my girl. Any problem with that? Nakataas ang kilay na tanong ni Ryan. Walang-wala. Nakangiting sagot naman ni Letty. Dito na po nagtatapos ang ikawalong kabanata ng ating kwento. Ngayong naging malinaw na ang relasyon ni Ryan at Letty, wala na nga kayang maging balakid sa pagmamahala nilang dalawa? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.